Kasi wala naman choice eh. Imagine kahit siyang government, hindi kaya supplyan. Ibig sabihin, tayo talaga mag-create ng ano natin. Tayo talaga mag-create ng anong tawag nito, yung freedom sa sarili natin. So, na despite nga sa yung konting naitulong ko nga dun sa mga kapamilya ko, tapos dun sa ibang tao, na kahit ano ko yun sa ano, income ko yun sa products na binili sa akin, binili ko ng ano, binili ko ng bigas, pinaghati-hati ko sa 30 families, kaysa naman mangutang sila sa akin, binigyan ko na lang sila lahat, so hindi sila makakapagpangutang, di ba? So, be thankful kung anong meron sa'yo. So, kung may nabigyan ka, okay. Pag hindi ka nabigyan, okay lang din. Ang importante, ikaw pa din. Kasi yung nagbibigay sa'yo, hindi naman yan habang buhay. Temporary lang po yan. Pero ikaw pa rin magsusustain dun sa buhay, sa ano mo, sa kung anong pangailangan mo araw-araw. So, huwag mo nang problemahin yung pang-araw-araw mo. Kasi mabubuhay ka. Believe me, may magbibigay at magbibigay yan para sa'yo. So, ngayon, yung vision mo, i-klaro pa yung vision mo. Ano ba pagkatapos nito? Ano ba pwede mong gawin? Tapos, syempre, may goal. Ano ba yung goal mo pagkatapos nito? Baka isip mo, ang goal ko pagkatapos nito, hanap na ako mapapangasawa. Ah, yung parang kay Ma'am Lorian lang ba? Pagkatapos nito, baka isipin na ni Ma'am Lorian, mag-aasawa na ako pagkatapos nito. Kasi pag mga quarantine, alone ako. Yung mga ganun ba? Na gusto ba? Mga ganyan ba? Kawawa, kawawa ang mga single ngayon kasi self-quarantine talaga. Alam mo yung mga tipo nga ganun, pero wag ka mag-alala. Yung mga isama mo yun para magiging masaya ang buhay mo. Puro, alam mo yung puro ka problema. Puro ka problema dyan. Walang may papala sa'yo. Diba? Gumagawa nga lang na kami ng video para kahit papano magiging masaya ka. Pero tulungan mo muna yung sarili mo. Kahit yung iba, tingnan mo, imagine, ganito na mga itsura namin. Para mga Mr. Suave na eh. Pero, ang mindset namin, ang pinaka-importante, hindi pa rin kami bibitaw sa laban. Kasi, walang magsusupport sa amin. Sa totoo lang. Lalo na dito kami sa Cagayan, wala kami kamag-anak dito. Ba, gawin namin? Di kami na lang magsusupport kasi sa amin nagsimula. So, ganun ba? So, ang attitude kasi is all about mindset pa din. Kumbaga, learn how to learn to become a positive people. So, magiging positibo ka sa ano man dyan. Shout out dyan sa mga ano, sa mga OFW. Kumusta po kayo dyan? Team Aklan from Synergy, Team Singapore from Synergy, grabe, mandirigma, laban lang. So, from Kuwait, si Ma'am Yupes, Stephanie, imagine, sa ibang bansa sila, shoutout din natin po sila. Si Ma'am Ueng, kumusta po kayo dyan? Team Unified, everyone. Ma'am Tacy, si Ma'am Pan Sheng, kumusta kayo dyan? Grabe, watching sila, oh. Si Ma'am Julieta, hello from Cebu, Mandaue. Oh, grabe. Imagine, ang dami na sila, Ma'am Ana, si Ma'am Led. So, hi Ma'am Zen, good morning. So, guys, gamitin nyo po yung online. Gamitin nyo po sa tamang sa tamang mindset. Sa tamang tawag nito, resources. Ang pinaka-resources tayo ng lahat na lahat tayo ngayon, which is ang online. So, preparation, so magsulat ka dyan, ano ipe-prepare mo?
prepare mo, tapos ano yung vision mo, ano yung goal mo, para makamove forward ka na, makamove on ka na dito sa quarantine. Kasi kung isipin mo ngayon, now, quarantine, lockdown, ganito, ganito, ganito. Ibig sabihin, pagkatapos ito, ano namang isipin mo? So ngayon pa lang, mag-iisip ka na ngayon, anong pwedeng gawin? Lalo na mga ka-unified, anong pwede mong gawin? Anong pwede mong strategy? Para pagdating ng wala ng quarantine, wala ng lockdown, yun, doon mo na siya i-execute. O kahit nga wala pang, ay, hindi pa mangyayari yan, ayun mo pa lang, i-execute mo na yan, anong ba pwedeng gawin? Okay? So, set ka ng goal mo, ano magiging goal mo? Kasi lahat, mahirap talaga yan. Mahirap gawin, mahirap mag-adjust, mahirap maging, mahirap ano yung habit, pero this time around, double time, very emotional ngayon ang nangyayari ngayon, pero ang inaalala namin doon sa mga positibo, even, ang inaalala namin na magiging positibo ka. Kasi yun lang pwede namin i-inject sa'yo, magiging positibo ka despite ano nangyayari ngayon sa mundo. Na alam mong na ganito nang nangyayari, pero ikaw, positive, bakit? Marami ka pang tutulungan. Marami pang nangangailangan sa'yo. So, pantay-pantay naman tayo ngayon. So, appear. So, gawa ka na lang. Creative, be creative ka ngayon. Ano ba pwede mong gawin? So, para may ano ka, may tawag dito, para may patutunguhan ka na sa buhay. Bakit? To become a success. May notes ako dito. Para magiging successful ka, have a strong desire. Ano bang desire mo ngayon kahit despite sa ganito? Kami, nung una, nung first week, second week, oo, nalungkot talaga kami. Pero this time around, hindi pwede. Bakit? Kakain pala kami. Marami pala akong tutulungan eh. Ito pala ang dapat, ito lang pala ang naitulong ko eh. Alam mo yun, nagiging makulay ang buhay ko na hindi pwedeng nag-stagnant lang ang katawan ko, pero yung utak ko, hindi ko pwedeng i-move. This time around, pwede ko talaga i-move forward. Ano ba ang pwede pang gawin? Para happy tayo lahat. Kasi, sabi nila, matirang mayaman. Eh ngayon, labanan yun, matirang mabuhay. So, baka safe ka lang lagi. Hindi ka, kung gusto mong pag-alagala ka, eh gusto mo nang wala ka ng destiny sa buhay mo, di punta ka din sa labas, rally-rally ka dyan. Pero kung may mga pang-pamilya ka na kailangan sa'yo, di, stay ka dyan sa bahay mo, mag-iisip ka, ano ba pwede, ang dami mo pwedeng gawin dyan sa bahay, hindi lang sa paglilinis. Kasi sabi ni, gagayain mo lang din, sinabi ni Pres Duterte na, dyan ka lang sa bahay, mag-TikTok kayo dyan. Tapos sabi ng DOH, ugaliin maghugas ng kamay, ugaliin, maligo naman din kayo. Puro na lang kasi hugas ng kamay. So maligo kayo. At least daily routine, mamaster mo na dyan sa bahay mo. Pagkatapos nun, may time ka talaga mag-pray, mag-time ka, i-sharpen yung kaalam mo. Sharpen mo ngayon. It's time around na i-sharpen mo. Bakit? Mortal sin ngayon, pagkatapos ng quarantine, wala ka pa rin skills. Pag wala ka pa rin skills niyan, pagkatapos ng quarantine niyan, ibig sabihin, tamad ka na talaga. Totoo lang. So, dapat ngayon, may quarantine ngayon, may time ka mag-isip, mag-sharpen kung anong kailangan para mabuhay ka. Para pagkatapos nito, may panibagong ikaw. May panibagong natutunan, may panibagong hugot, may panibagong ipaglaban dahil natuto ka nito. Kasi kami, mortal sin namin ni Kay ngayon, na wala kaming natutunan, wala naman kami ginagawa dito. Tapos hindi kami matuto. Kung problema mo pa rin pera pagkatapos ng sa quarantine,
Ibig sabihin, tamad ka na nun, wala ka nang ginawa. So, binigyan tayo ni God ng time pa para mag-think, time pa para gawin ang nararapat para sa atin. Kasi I'm sure marami tayong matutulungan. I'm sure may pangarap ka. Kaya, hatawin mo to para sa pamilya mo. So, di ko alam kung paano mo yung ano strategy. Pero ikaw nakakaalam sa buhay mo. Ikaw ang nakakaalam. Kaya, ano naman, pa-shout out ko kay Ma'am Laura, Team EXN, Lemery, Batangas. Kumusta kayo dyan, ma'am? Good morning. Good morning po sa inyo. Si Mar Morala, from Dagupan, Team EXN Eagles, Malaysia and Hong Kong. Good day po sa inyo lahat dyan. Ingat po kayo. Oh, pag wala kayong mga pangarap, pwede na po kayong lumabas. Pero kung may mga pangarap kayo, pasok kayo sa loob para makasagap ng mga kaalam na pwede mong gawin. Kumbaga, change the way you think ba? Anong pwede ngayon na pwede? Yun lang naman ang weapon natin ngayon. Change your mindset. Mindset, kung hindi ka kumita nung nakaraan, ano ba anong nangyari nung nakaraan? Ngayon, this time around, na mag-upgrade ka. Kasi imposible ngayon kung ganyan ka pa rin ngayon. Kung ganyan ka pa rin ngayon, paglabas nito, ganun ka pa din. Tamad ka. Ibig sabihin, walang nagbago sa'yo. So, dapat may magbago sa'yo. So, watching from Visayas, Avenue, Quezon City, si Lagueto, Orakay, Dennis. Dennis, kumusta dyan? Oh, stay home lang ha, para mag-aral ha. So, yun lang. Kailangan mo talagang mag-upgrade ngayon. So, challenge ko po yan sa inyo. Kung sino ka before, dapat mas malupit ka ngayon pagkatapos ito. Dapat may kaalam ka na anong dapat mong gawin. Matuto ka na dahil may time ka para mapag-isip ngayon. Lahat tayo, stranded tayo lahat. Pero this time, kahit yan lang i-goal mo ngayon. Para ito, patuloy pa rin ipaglaban mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. I'm sure, nahirapan ka ngayon. Kung wala kang pambiling bigas ngayon, mag-team ka lang sa akin. Bibigyan kita pang pambigas, pero hindi naman isang buwan. Pantawid lang. Pero imagine ha, kahit bigyan kita ang bigas, o ilang araw lang yun, kung yun ang mindset mo pa din, na mauubos pa rin yan, wala pa din. Ibig sabihin, hindi yung solution binigay ko. Ibig sabihin, binigay yun para ikaw makapag-isip, ano pa ba ang pwede kong gawin para mabago yung buhay ko. So, upgrade yourself, prepared, tibayin mong loob mo ngayon, anong nangyayari ngayon. Yun lang ang pwede nating weapon ngayon, at saka si God. Always pray of God. God, bigyan mo ko ng blessing. I-bless pa kong tamang God para dagang pa kong mabless na ibang tao. Para makapag-ano ka pa. Ano ba ba ang pwede mong gawin? Hindi pwede stack up. Hindi pwede stack up ngayon. Kahit steady ang anong nangyayari ngayon, pero ikaw dapat mag-upgrade. Pwede mo, ano pa ba ang pwede mong gawin? So guys, ganito. Para kahit ma-share ko man lang sa inyo kung paano gawin online, through online. Ano ba ang pwede mong gawin online? Paano ka ba nag-market yet? Ganito. Okay. Pwede mo yung personal Facebook, pwede mong gawin pang marketing. Okay. Kaya lang ito ang nangyayari pag personal Facebook mo ang minamarket mo. Example, meron kang 1,000 na friends. Pag nagpo-post ka nun, ito, reality to, pag nagpo-post ka, 10% lang ang makakita dun sa post mo. Okay? So, yun ang behavior niya.